The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of Bayanihan Broadcast Media and the management. Hi, hi, hi! Isang mapagpalang gabi po muli sa inyo lahat. Ang programang FRS o Family Relationship and Sex is on the go. At syempre po sa ating paglalawig sa himpapawid, makakasama po natin si Zer Bilog. Okay. At syempre po si Miss Mine. At ganoon din po kay Miss Laika. At syempre po kasama natin dyan sila Ma'am Nancy, sila Ma'am Tanya, si Ma'am Nelly. At syempre po kasama din po natin dyan na sila Bishop. Okay, sila Ma'am Marina. At syempre po sila Ma'am Press Alpha. At si Dr. Jaja Pineda. At syempre po maraming salamat kay Ma'am Amy. At syempre pasasalamatan natin ating station manager, no other than Sir Benny Maligdem, ang ating Vice President at the same time, no? At syempre po pinapasalamatan na rin po natin ang ating butihing chairman, no other than Honorable Chairman Efren Rambo Rafanan. At syempre po sa lahat ng kantabay sa programang Wellness by Family Relationship and Sex. galing pa talaga sa bakasyon eh. Oh, no. Shout out natin agad yung ating bossing. Walang iba kundi si Sir Benny Maligdem. Boss, nasa bakasyon mode pa ang aming Espiritu Santo. At syempre po ang aming bossing, walang iba kundi si Sir Benny. Pa-shout out from Cavite with love. At syempre po, mabuhay po kayo, Sir Benny, ang ating station manager, ha? Kita niyo po. Bakasyon mood pa si Doc Bong! At sa lahat po, nakantapay sa programa natin, maraming salamat po. Nawa po kayong lahat ay nasa mabuti. At syempre po, ang naistan po namin ay magabayan po kayo, papaano po maagapan at matulungan po namin kayo na higit sa lahat, eh, maging bahagi po kami ng inyong bagong taon. Siyempre po, dahil bagong taon na kinakailangan, samahan na po natin din ng pagbabago yan. kung kaya lang naman. Ha? hindi naman sa pilitan na dapat magbago kasi yung iba, kay pilit na baguhin yung sarili pero hindi naman kayang gawan ng paraan. Okay? Kaya po kinakailangan, pagtulungan na natin. Ho. Ano po bang klaseng pagbabago ang gusto po ninyo simulan na nitong 2024 na to? Okay? Kasi pagka nahihirapan po kayo, hindi po kayo nag-iisa. marami po. Ha? Okay, ang tanong, kasama ka ba dyan, Doc? Eh, pwede rin. Ang importante po dito, okay, alam naman natin, ang pagbabago po, hindi po yan kaagad-agad. No? Ang pagbabago po, gradual yan. Sample na lang po natin. No? Kapag ikaw, limbawa po, smoker ka. Pag tinigil mo, paninigil mo agad-agad, naku po, kasamot-saring karamdaman ang bibit-bitin mo. Pero pagka marahan at unti-unti, nasasanay yung sistema mo, maganda pong proseso. Ho. Okay, depende pa rin sa inyo yan. Ha? Okay, hindi naman po lahat ng tao ay para parehas. Kaya po kinakailangan, gawin po natin kung ano po yung mas magaang at mas nakakatulong na hindi po nahihirapan ang bawat katauhan. Ho? Kasi yan po yung pinaka-the best na dapat po natin gawin. Ha? Yung malaman natin, ang tanong po ba, ang inyo po bang pamilya willing tulungan kayo magbago? Kasi po nandun po yun eh. Ang buhay po niyan ay nasa pamilya natin. Kaya kinakailangan, baguhin natin yung sistema natin. Diba, kinakailangan, isama natin ha, ang pamilya natin para tayo sa pagbabago, makatulong ito kung paano po maipsan yung bawat pinagdadaanan natin. No? Number one po yun para sa atin. No? Kaya po doon sa ating mga kababayan, lagi niyo po isipin ano po ba ang pwede nating ibigay at pagkaloob sa ating sarili. Mahalin natin ang ating sarili, oh.
Kalabisan na po na minsan ay sobrang pagmamahal sa iba, ay minsan naman doon napapahamak yung karamihan. Ha? Kinakailangan na alam natin kung saan po tayo dapat lumugar. Magandang gabi, Dog Bong. Sabi ni Neil J. Matunding. Abay, magandang gabi din sa'yo, Neil J. Abay, nalalapit na ang iyong pagdating sa Maynila, aba. Itong si Neil J. Matunding po ay galing po ito ng Visayas, sa Mindanao. Inikot niya po lahat yan. Gamit lang po ang padyak. Eh, kaya po sa kanyang pag-iikot, mag-iisang taon na po siya. Ha? Nasa kanyang pag-iikot. Ito nga po, parating na po siya ng Maynila. Ha? The last time na naka-chat ko po siya ay nasa Calamba, Laguna na siya. Ipa-shout out po sa family Viado, sabi po ni Cabrera Raquel. Si Cabrera Raquel po, good evening Dog Bong, good evening din sa'yo. From Antipolo CIA po, mabuhay ang lahat ng mga taga-Antipolo at miyembro ng CIA bayanihan. At syempre, mabuhay po ang aking may bahay. Ang pag-aari ng aking may bahay na si Mayora Maris Ramirez, ang aking honey bunch. At syempre, maraming salamat sa pag-aalaga. Ako po, ang inyong lingkod na si Dog Bong, yung oras na bakasyon ay para po akong pampered na baby. Gigisingin lang po ako para kumain. Ang sarap. Ang sarap mabuhay. O, di mo ba? Okay. Yan, ganyan po dapat. Kaya po, parang ayaw ko pa umalis kanina sa bahay. Komportabling-komportabling pa akong nakahiga habang nakataas ang aking mga paa. Pagkatapos, sasabihin sa inyo, breakfast na po. Lunch na po. Dinner na po. Ako, ang sarap, ang sarap, ang sarap po. Dapat po, ganun lagi. Sa lahat ng mga babayan natin, kinakailangan i-enjoy po natin yung bawat sandali na lagi natin kasama po yung ating mga mahal sa buhay. At tandaan niyo po, maiksi lang po ang panahon na ilalagay natin sa mundong ito. Kaya dapat masulit na po natin yan. Oh, pa-shout out Dog Bong, sabi po ni Ma'am Abigail Simbulan na taga DOH dati. At syempre po, pa-shout out naman po kay Lorna Madera Patalud. Pa-shout out from the KBL Madrid, Spain at CIA Bayanihan. Naku, kalapit lang pala ni Ma'am Lorna ba? At syempre po, from Pampanga with love, si Ma'am Abigail Simbulan po yan. Ito po ang tanong ko sa inyo, kamusta po ba ang inyong New Year? Na-enjoy po ba ninyo yung bakasyon? Kasi yung iba kung saan-saan na pumunta, napagod na ng biyahe kung saan-saan, pero mainit pa rin ang ulo hanggang ngayon. O diba? Useless yung bakasyon! Diba? Anong ginawa mo? Nagpa-picture ka lang na masaya ka kunwari, but pagbalik mo, mainit pa rin ang ulo mo. Sana huwag ganun, ha? Kahit nasaan man kayo po, nag-extend ng inyong birthday, ng inyong pagpasko, ng inyong New Year, anumang sitwasyon na meron kayo kinakailangan, cool lang, chillax lang! Kasi yung iba po talaga namang nagbabad pa sa yelo pero mainit na ang ulo. Nagbabad pa sa yelo yan, ha? Kaya kinakailangan po natin laging isipin, ano po ba ang nagpapasaya sa isang pamilya? Ayan, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, ha? Ano po ang nagpapasaya sa isang pamilya? Okay? Kayo po ay maluwag na makapagsabi ng inyong damdamin para po sa ating ginagawang tanungan portion sa family relationship and sex. Ha? Di po maganda, Sir Bong, ang New Year namin. Nagkasunog po dito sa lugar namin. Yun lang, yun lang. Actually nga sa inyo, Mama Raquel, nagkasunog lang. Sa Japan po, naglindol na, nagiba na building, nasunugan pa sila. Tapos nagkaroon pa ng tsunami. Kaya pagkatapos, meron pa nagbaggaan ng eroplano. Oh, grabe talaga pa nga pangyayari ngayon, ha? Kaya kinakailangan ayusin natin yung ating sarili. O, sabi po nung aking may bahay, how sweet naman ang honey buns ko, love you. Yan, ganyan po dapat, ganyan po. Salamat naman, no? Alam mo yung ramdam mo na kapag kasama mo, pamilya mo, hindi ka natatanungin kung anong gusto mong kainin. Di ba? Okay. Pagka nandyan na, sasabihin mo, okay lang ko lang itong dagdag kaunti lang. Yan. Ang malupit po nito, ngayon po, kami dati, mag-asawa, okay, sabi namin sa mga anak namin, bawal to, bawal yan, bawal to, bawal yan. Okay, kasi bata pa kayo, di kayo pwede kumain yan.
ngayon po, yung mga anak po namin, lalo po yung anak namin nurse, ha? At yung dalawa naming anak ngayon na nasa bahay, si Gaffney, si Ivan, at si Ate Graciela, okay, kami naman po yung pinagbabawalan. Bawal to, bawal. Alam niyo po, nagtitingin na lang kami mag-asawa. Sabi namin, sumunod na. Huwag nang umangal. Salamat, salamat. Yan po minsan yung malasakit ng mga anak natin. No? Okay, huwag niyo nating masamain. No? Eh, siyempre po, lahat tayo umaamin tayo nagkakaedad. Mas pabuti na po yung prevention is better than cure. Yan, ha? Si Yusundok. O yan, maraming salamat po, Ma'am Abigail. At siyempre po, o nga, sabi po ni Ma'am Cabrera Raquel, ngayon po, hindi po natin mayaalis yan. Darating ang panahon po talaga, okay, magkakaroon pa po ng mga digmaan, pero dapat po tayo maging handa. O, okay, si Ma'am Edwina Salting, yung pinakamayaman na kaibigan ni Doc Bong sa Bicol, na may-ari ng resort, taba, kay Don Rico Salting. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat yan. O, okay, tanong ko lang sa inyo, gano'ng kasimple? Eh, ito po, tinanong ko pa lang eh, okay? Kamusta po New Year nila? Ito, hindi po daw maganda kasi nasunugan sila. Okay? May sunog sa lugar nila. Okay? Minsan nga po, may mga kaganapan na ganyan, eh, no? Kaya kinakailangan na, doble ingat. So, kami po sa bahay, yung mga anak ko po, bago po umalis yan, lagi nila chinecheck, okay, kung ano po yung mga dapat tanggalin na nakasaksak and everything. Pati po yung mga gas stove, okay, lahat po, okay, kinakailangan po niyan, okay, double check po sila lagi sa mga gamit. Okay, ganun po dapat, ha, yung awareness po natin, kinakailangan mataas. Ha? Para sa ganun na hindi po nasahuli ang pagsisisi. Kaya maraming maraming salamat. Ganun din po, kapag kayo nasa kalsada, habang naglalakad, hindi po kayo dapat lagi nakatutok sa cellphone ninyo. Tinitignan niyo po yung bawat sitwasyon na nagaganap. Tapos huwag po kayo nakalagay lagi ng hair headset o yung tinatawag natin na earbuds. O, kasi baka mamaya may nagsisigawan niya, meron na pala nagpuputo ka ng baril, di mo pa narinig kasi malakas masyado yung cellphone mo. Okay, pagkatapos mamalay-malaya mo, isa ka na pala doon sa bumalakta. O, di po ba? So mahirap 'yon, ho. Kaya kinakailangan ingatan natin din yung ating sarili, ho. Kaya kinakailangan po natin na lagi nating isipin ano po ba ang mas maganda na dapat nating gawin, lalong higit po sa mga nagsisimula pa lang ngayon na nagpapalaki ng kanilang pamilya, ho. Kinakailangan po disiplina, ho. Number one po 'yan, disiplina. Ngayon nga po, dati ako, nire-remind ko yung mga anak ko, kinakailangan magbasa kayo ng salita ng Diyos sa Biblia at sa aklat na kung saan nakalagay ang mga salita ng Diyos. Okay, ngayon po, nung mga nagkalakihan na sila, sila na po nagre-remind. Papa, nakapagbasa ka na ba ng iyong scripture? Kaya na. Okay, kapag meron kayong mga anak na ganyan, i-treasure po ninyo yan. Kasi yan po din yung tutulong sa atin. Kasi siyempre po, sa panahon ngayon, kay kinakailangan mamuhay ka nakasama ang iyong mga mahal sa buhay. Kinakailangan pagtulungan po ninyo kung ano po yung mga dapat nyong i-achieve. Yan. Happy New Year po. Watching from Bicol with love. Sabi po ni Mama Edwina kay Salting. At siyempre po, yung pinakagwapa at mabait na teacher ni Doc Bong at yahin niya din. Walang iba kundi si Ma'am Isabel Narag Arce. Okay, favorite teacher ko to eh. Nung high school po ako. Okay, hello tita. Magandang gabi po sa inyo. Okay, at maraming salamat po at kabahagi po kayo ng ating programa na Family Relationship and Sex. Ang tanong po, paano nyo po pinapatibay ang inyong pamilya? Okay, ano po ang paraan na po pwede makatulong kung paano magkaroon ng kapayapaan sa pamilya? O kasi minsan yung haligi ng tahanan, yun ang laging hari ng pamilya. O eh, paano po? Minsan, bububulyaw. O, ano po nangyayari? O, eh, yung iba natatakot na. Ah, eh, paano po ba paraan na gagawin natin dito? O, Happy New Year, Doc Bong, sa family mo. Yes po, maraming salamat po. Tita Isabel Narag Arce. At syempre po, lagi natin tandaan, kung gusto po natin na may kapayapaan sa pamilya, kinakailangan maging mahinaw. Kailangan maging mahinahon tayo. Hindi po tayo dapat pwedeng pasigaw palagi. Kinakailangan po unawain natin. Okay? Ang ating mga mahal sa buhay ay tao po yung mga yan. Kailangan po nila ding unawain kung ano po yung mga pinagdadaanan at kung ano po yung kanilang kahinaan. Okay? Kasi napaka-importante po ngayon na hindi po tayo masyadong judgmental. Okay? Pagkat
Pagkatapos po, bawasan po natin yung pakipagchika. Oh, bawasan po natin yung marites sa buhay natin. Bawasan po natin yung marisol, yung mga sulsol. Eh, yung Jan Kamagaling, Jan Michael. At yung Marisa, may isa pa. Kasi hindi po makakatulong sa inyo yun. Habang pinag-uusapan po nyo yung mga ibang tao tungkol po sa kanilang pinagdadaanan, yan po yung maging questionable din sa pagkatao po ninyo. Tandaan nyo po yun. Hey, good evening, Dogbong. Happy New Year po sa iyo at sa iyong pamilya. Sabi po ng Kobe Digital Graphics Service and General, oy, Kobe, usap tayo. Okay? So, salamat po ha. Yung unang show ko po, pinalabas po namin doon yung pediatric alignment ha. Pwede ko po itong paano po ba natin pagtulungan ito? Kobe Digital Graphics Services, ano po ba mga services na meron kayo? Pag-usap nga tayong dalawa ha. At syempre po, Happy New Year bro, pa shout out from Bohol. Sabi po ni Pobreng Sanay. Sino ba itong si Pobreng Sanay na to? Okay, kinakailangan magiging mayaman. Ang pobre po ba? Pangalan lang ba ito? Okay. Siyempre po, nais po namin pabatid sa inyo. No? Kasiyahan po namin lagi na magdala po sa inyo ng tinatawag na kaalaman na po pwede po makatulong kung paano po kapakalagaan ang kasaganahan at siyempre ang kapayapaan sa ating tahanan. No? Okay. Kaya po itong ating family relationship and sex ay po pwede po kayo tumawag dito. Po pwede po kayo ditong mag-guess. Po pwede po kayo dito makipag-ugnayan sa amin, lalong higit kapag pinag-uusapan po natin paano po maituro yung tamang values and education po para sa ating mga kabataan, lalong higit kapag sila po ay nagsisimula na. Na sila ay magkaroon ng sariling pamilya. Kaya po dun sa mga naanak, lagi nauutusan ng mga magulang na gawin mo to, gawin mo yan. Saka pa lang ninyo ma-appreciate yan kapag kayo ay isang magulang na din. Buti nga at nasanay kayo habang bata pa. Sir Bilog, nanigas na si Dogbong. Ano nangyari? Ayan. Okay. So, sa dami po na nanonood, naglalag kami. So, ganun. At syempre po, nais lang po namin pabatid sa inyo lahat na malaman po niyo ang kahalagahan ng tinatawag nating ang kabutihan po na nagbumula sa mga magulang ay nai-enjoy po ng mga anak. Ho? Kung pwede naman po tayo maging mahigpit pero huwag tayo maging mabaksin. Ho? Pwede tayo maging mahigpit pero mapag-usap. Huwag lang po tayo maging mahigpit tapos maging mabaksik at the same time. Ho? Kailangan po iwasan natin makasakit ng kalooban o okay, yung pinagbubuhatan ng kamay. No? Okay, tama na po yung mga ganyang kaparusahan nung unang panahon. Panahon po natin ngayon, iba na po. Okay, minsan, yung mga bata na po tumititig sa magulang ngayon. Nasubukan nyo na ba? O diba? Baka hindi pa nyo nasubukan, gusto nyo po ba masubukan? At syempre po, good evening, Happy New Year, Dogbong. Sabi po ni FGBC Fox Vlogs. Oh, ano ba binablog mo, ha? FGBF Fox Vlogs. Ayan. At syempre po, si Ma'am Marilyn Alonso from Silang, Cavite. Ako, naka-live po ito. Okay. Oh, natatawa po ito nung nakaraang taon. Ho. Kasi nanonood siya ng live, dami niyang comment doon. Tapos tinawagan ko siya bigla. Paano doon nangyari na habang nagpo-program ako at tumatawag, sabi ko sa kanya, ma'am, relive po yan. Natawa po siya. At syempre po sa ating miyestro, isa po sa pinagkakatiwalaan ng ating kaibigan, ang lalong higit ang inyong lingkod na si Dog Tom, ay ang aking kaibigan na si Sir Jimmy Baluyot. Oh. Eh, ito po yung mga taong talagang kahit buwis buhay, ginagawa po nila para po makapagdala po ng ayuda dun sa mga taong nasa liblib na lugar na hindi po kayang abutin ng ating gobyerno kasagsagan po ng COVID. Yan po yung Team Enduro PH. Ha? Sa pangunguna po yan ni Sir Jimmy Baluyot. Sa ngayon po ay nagpapagaling siya dahil po na-injured siya previously sa kanilang ginawa pong motocross. So, at syempre, yan po ang passion niya. Eh. Eh, kaya ingat-ingat at patuloy na maging malusog. Sabi mo nga, long life, Doc. Babo. Long life po talaga yan. No? At syempre po, si Pam Pilar Dioso, watching from 13
Cavite. Ano to 13? 13 Martires, Cavite ba? Tama ba ako? Kay Ma'am Pamsa. At syempre po, kararating lang po namin, galing kami ng Subic, Zambales. Okay, buti pa to mga to. Pa Zambales, Zambales lang ha. Oh, kay pagod po sa biyahe. Oo nga po, yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Maraming tao, maraming paraan kung paano po nila ginamit ng wasto yung kanilang bakasyon. Okay, sana po lahat nag-enjoy. Regardless po kung kayo po ay nasa palengke, nasa simenteryo, nasa bukit, nasa dagat, nasa beach, nasa resort, nasa farm, okay, nasa himpapawid, o kayo po ba'y naglalagbay din. Regardless po kung ano po ang inyong mga pinagdaanan nitong nakatapos po na bagong taon, eh basta nag-enjoy po kayo, yun po ang mas magandang memory doon. Ha? Kasi sa panahon po ngayon, hindi na po paramihan ng pera. Sa panahon ngayon, hindi na po paramihan ng ari-arian. Ngayon po, pasayahan na po ng buhay. O, kasi po, minsan lang tayo mabuhay. Tandaan niyo po yan. Kahit gaano kadami ang pera mo at ari-arian mo, kapag balungkot ka, wala pong mangyayari sa'yo. Ha? Hindi mo naman madadala yung yaman mo sa kabilang buhay. Wala ka mabibidbid dyan, kahit isa. Habang nanonood na po ang aking amigo na si Sir Albert Co. Go pala, go. Albert, go. Okay, ito, walang stop to. Laging go. Okay? Yan, ha? Pero enjoy naman po, bakasyon, Doc. Yun lang, okay? Yung iba kasi, okay, saka naisip yung gastos pagkatapos magbakasyon. Huwag ganun, no? Regardless po kung anong activities na ginawa mo, okay, basta nag-enjoy ka, huwag mo nang computein kung magkano yung na-losses mo dahil. Okay, part po ng investment mo yan para magiging masaya ang pamilya mo. Kaya ngayon, kapag halimbawa, malaki yung losses mo because of that, and then you have to be grateful. Kasi yung oras po, hindi na kayang ibalik ka. Pero yung pera, pwede pang kitain. Yan. Ha? Kaya kinakailangan, magiging happy lang. Ha? Importante yung happiness po natin ngayon. Ay hindi po kayang bayaran yan ng salapi. Yan po, tandaan ninyo. Kasi ang kailangan po natin ngayon, papaglaanan po natin na magdala ng kasiyahan madala. Katulad po ng inyong lingkod, ah, sa February, ah, sa January 8, magiging dalawa ng apo ko. Pag-usap ng panganay ko sa akin, sabi niya, Papa, siguraduhin mo lang, makakalaro ka pa habang lumalaki yung apo mo. Oo naman! Okay, kaya po ang inyong lingkod na si Dog Wong, walang tigil pa rin sa paglalaro ng basketball kasi magkakaapo na po ako ng lalaki. Kasi yung unang apo ko po, babae. So magiging muse lang po ng team namin. Kasi apat po yung anak ko lalaki. So panlima po ako. Eh, kaya po pwede kaming lumaban ng first five kahit saan. Dumadayo po kami. Isa ginagawa po namin yan pag nagbabakasyon kami sa Isabela. Lima po ng mga anak ko, kakampi ko. Lima po kami, kasama po yung mga anak ko. Pagkatapos ng kalaban po namin, yung mga pinsan din nila. Okay, salamat naman. Hanggang ngayon, hindi pa kami natatalo. Nadadaan sa gulang minsan, di ba? Okay, kaya maghahandaan ko yan dahil syempre, okay, yung apo ko po na panganay, pangalan Summer. Okay, yung pangalawa po, Winter. Okay? O ang pangalan. Ngayong January 8 po, nakahanda ng lumabas yung bata. At syempre, pinaglalaanan ko dahil kapag yan, kaedad po ng 15 anyos, by that time, si Dwag Bong po, senior na talaga. Pag nakailad ng 20 yung apo ko, sigurado 72 years old na ako. Ang tanong, makakalaro pa ba ako nun? Siyempre po, yung aking paggalang at pasasalamat at pagbati po sa aking kuya na pastor, walang iba kundi si Pastor Samuel Ramirez. Yan po sa US, kay mabuhay ka, kuya. Kay napakahusay po niya, na. Napakahusay po niya na isang okay, ganap na halimbawa. Okay? Yan. Siya po yung isang tao merong isang salita. Ha? Okay. Yan. Kaya po from Saipan, USA. Kapag pumunta po kayo dun sa Kingfishers. Ha? Kingfishers. Golf course po yan. Okay. Yung kapatid ko po dyan na pastor, medyo may position po dyan. Pwede po kayo maglaro ng golf. O, magbayad lang kayo. Okay. Best regards sa family mo dyan, Pastor Sam. Okay, kay Ate Winnie, kay Jan Jan, at kay sino ba nandyan sa'yo? Okay, si
sino ba? Si JJ pala, si JJ. Si JJ, ha? So, ito po yung taong with word of faith and God na kung saan bukang bibig po niya yan, yung pagtuturo ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Okay, watching from Northern Samar, Sir, Happy New Year po, sabi po ni Marife Balsera. Okay, Ma'am Marife, okay, mabuhay po kayo dyan sa Northern Samar. Pero Northern Samar po ba, malapit po ba yan, malapit po ba yan sa, sa Ormoc? O magkaiba po yun? Saan po mas malapit ito? Sa Allen po ba? Okay, hindi ko po kasi kabisado yung lugar ninyo dyan. Okay, pero yung anak po namin, nandyan po sa, sa Tacloban Mission. Okay, si R. The Divan, na Dogbong, pa-shout out po ang tropang Payatas Trail Riders. O, ito po, malaking grupo ito. Long live, Dogbong. Maraming salamat po sa inyo. Okay, ito po yung grupo na talaga namang handang tumugon sa lahat ng pagkakataon. Dogbong, pa-shout out po ang tropang Payatas Trail Riders. Long live, yun. Okay, Allen. Oh, sa Allen. Okay. Yan yung Allen po. Diyan po yung nagiging first area ng anak namin na missionaries. Diyan po sa Allen. Na-assign po siya diyan for about 4 months. 4 months po. 4 months po to 5 months po siya diyan sa Allen area. Ito po yung pagtawid mo. From Matnog, di po ba? Allen na kagad. Kasi madalas po kami bumabiyahe. Pag pumunta po kami, nagro-ro-ro po kami. Kapag meron po kami bine-break in na sasakyan from Manila to Jensen po, Davao, Cagayan de Oro po, yan ang nilalagbay po na. Okay, si Sir Milo Narag, ang aking insan na gwapong-gwapo, watching from Tumawini, Isabela. O insan, nandito ka sa Pasig. Okay, at syempre mabuhay po ay lahat dyan. Okay, kaya po dun sa lahat, kamusta po ang inyong bagong taon? Sana po wala na putukan ng kamay. Di baling ibang putok na lang. Oh, yung iba kasi ngayon nagsisisi sila kasi biro mo yung 4 na taon na anak nila. Inayaang gumala sa daan. Oh, pumulot po nung plapla, tanggal. Okay, tanggal po yung 5 daliri. Can you imagine po kung gaano maging miserable ang buhay ng batang yon habang lumalaki? Nang dahil lang po sa pagpulot niya ng paputok. Okay? Na hindi pumutok pero nung hinawakan niya, sumabog sa kamay niya. O di po ba? Ang hirap ng ganun. Kaya dun sa lahat ng mga magulang, i-secure po ninyo kasi yung mga bata na yan, kailangan po nilang gumanda ang kanilang kinabukasan. Sino sa tingin niyo pong tatanggap sa kanila magtrabaho kapag wala na po silang daliri? Mali po ba? Maliban lang kung kayo po may negosyo. Pwede naman. Pero again, ang sabi nga natin, dapat po ingatan po natin yung mga bata. Kasi napakahirap po kapag sila po ay sa murang edad nila, sila na po kaagad ay nahihirapan na dahil po dun sa tukso ng mga taong nakapalibot sa kanila. Kaya po, tandaan po ninyo, kinakailangan pangalagaan sila. Oh. Kaya po ako, ang disiplina po namin sa bahay, kasama po ang aking mahal sa buhay, walang magpapaputok ng kahit ano. Kasi naman lilipas naman po yung New Year na hindi ka naman po nagpapaputok. Kasi gastos yun. No? Alam ko, yung iba, passion nila. Wala tayong problema dyan. Basta ang isipin nyo po, huwag makaperwisyo or makapasakit sa iba. Kasi po yung iba, naging mitya ng pagkabulag. Tanong po ba ninyo, na-enjoy ninyo bagong taon ninyo kapag kayo nabulag dahil sa paputok? Hindi po ba? Marami nag-aaway-aaway dahil dyan sa paputok na yan. Kaya po kinakailangan isipin po natin ano po ba ang dapat gawin para sa ganun ay hindi tayo makaperwisyo. Hindi lang sa kalusugan ng iba, kundi sa kalusugan din natin. Dok, pa-shout out naman po ang mga CI members sa De La Paz, Antipolo. Happy New Year, happy days. Sabi po ni Dwinrad Haro. Jaro o Haro? Okay, o ito po sa lahat po ng mga membro po ng CIA. Diyan po sa De La Paz, Antipolo, Happy New Year and Happy Day, sabi po ni Sir Dwayne Gerard Haro. At syempre po sa lahat na kantabay sa programang ito ng BBM Media, at sa lahat po ng miyembro ng CIA Bayanihan, mabuhay po kayong lahat. Ako po, napakaganda po ng plano ng ating chairman. Ano
po ba ang pwedeng gawin? Okay, lalong higit po, ang dami po natin mga mabubuting puso na nakikibahagi po ng ating bayanihan. Kaya po napakaswerte po natin kasi gustong-gusto po nila na tayo po magkaisa, magkatulungan para po sa ganun mapagaang ang trabaho ng ating pamahalaan. At syempre po, nais lang po namin pabatid sa inyo, no? Naikwento po namin sa inyo anong kasiyahan na nagbigay sa iyo ngayong bagong taon habang kayo ay kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Sa akin, naramdaman ko yung parang turing sa akin na isang hari. Parang nagiging hari ako sa aming tahanan. Bakit? Abay, ikaw ay gigisingin kapag kakakain. Ha, tamang ano lang, tamang bakasyon lang talaga. Okay. Lahat ng puyat na inabot ko noong nakaraan taon, nabibinawi ko bago magbagong taon. At syempre po sa aking gwapong-gwapo, na aking kumpare, walang iba kundi si Mel Gabon. Okay, good evening, Pre Doc Lodi. Yan, good evening din sa'yo. Okay. At syempre po, pa-shout out po lahat ng CIA Malta Europe. Ha? Okay, na miyembro din ito ng mga KBL. Tama ba ako, Sir Mario? Okay, yan. Okay, mabuhay po kayo lahat. Ha? Lahat ng miyembro po ng CIA Malta Europe at mga miyembro ng KBL. Sa pangunguna po yan ng ating chairman na president pa ng KBL, walang iba kundi si Honorable kay Efren Rambo Rapanan. Kaya po, maraming salamat po at naging bahagi po kayo ng ating programa sa gabing ito. Kaya po, maswerte po tayo dahil kailangan po natin ngayon ay mabigyan ng pansin kay yung mga pangangailangan ng bawat isa, lalo higit sa panahon na kung saan ikasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Yan. At syempre po, magpadami po tayo ng grupo na po pwede pong maging bahagi ng ating ginagawa. Kaya paki-like and share po ninyo. Okay, paki-comment down below po ang FRS. At syempre po, ganun din po itong Wellness Pilipinas kasama po itong BBM Media. Oh, paki-follow po natin itong BBM Media. At syempre po, yung Wellness Pilipinas si Dog Bong, paki-follow na rin po. Oh. Okay, para ito po dun sa pagpapalaganap naman po natin ng wellness mission. Ha? Mga gamutang walang humpay sa pag-ikot para po makapagdala po tayo kay ng ginhawa sa ating mga kababayan, lalong higit po dun sa mga taong hindi nila ma-afford na magpagamot. No? Kaya po doon sa lahat ng ating mga kababayan, tuloy-tuloy lang po ang laban ng buhay. Ha? Huwag po tayong susuko. Lahat po ay sinusubok ng panahon, pero pagpapalain din naman tayo ng pagkakataon. No? Kaya kailangan lang po natin ngayon, lakasan natin ang ating loob, gawin po natin nararapat para po sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. At syempre po, okay, gusto niyo po bang makakita ng mga pictures ng mga activities na ginawa po ng inyong lingkod? Sir Bilog, meron ka ba niyan? Ipakita natin yung mga sample of activities, ha? Okay, na ginagawa natin. Yan po. Yan po mga activities si Dog Bong. Okay, bumibisita po siya dun sa ating mga special pure in spirit ng mga bata na kailangan po nilang atensyon ng bawat isa na nagmamahal sa kanila. Okay, kung gusto niyo pong sumama sa darating po na third Wednesday of the month, okay, babalik po kami dyan para po makasalo ng kainan ng mga batang yan sa kanila pong kinalalagyan po dyan po sa Quezon City area. Yan, no? Okay, kaya po, yan po yung mga iniikot ng inyong lingkod. Ha? Nabibisita po natin yung mga batang yan dahil sila po ay kailangan nila ng pagkalinga, okay, pagkakawang gawa, pagmamahal, respeto, at pag-unawa. Oh, pagdating pa lang po ninyo dyan, dahil napaka-pure po ng kalang spirit ng mga batang yan, yayakap po sa inyo kaagad. Pagkatapos, nag-good morning, tapos nag-I love you, pagkatapos sasabihin niyan sa iyo, nasaan ang magdo ko? So, yan po yung mga iniikot po. Kasama po natin yan sa pag-iikot. Yung miyestro na pare, walang iba kundi si Father Ronis sa Manyego. Okay, kasama
Kasama din po natin dyan si Sir Adrian, si Ma'am Leonie, at si Ma'am May, at yung mga ibang pari po. Nakita po ninyo ha, yung iba po INC, yung iba po LDS, yung iba po Catholic ha. Pero hindi po nagtatalunan sa isang relihiyon, kundi po yung layunin natin na magkaisa para po ipamahagi ang pagmamahal, para po maramdaman ng mga kabataan ito yung mga nais nilang pag-ibig at pagmamahal na kanilang may enjoy sa buhay nila. Yan po, since tong bata po yan, iniwan lang po yan doon sa gate. Pero ngayon po, binata na po yan, pero still nakahiga lang siya. Pero kapag nakasama mo po yan, grabe yung kasiyahan mararamdaman mo. Okay, walang patid na kasiyahan kasi po, okay, hindi mo kayang tawaran eh, yung kanyang ngiti na taglay habang ikay nakakabisita sa kalalagaan. Yan po yung bibisitahin muli po ng inyong lingkod sa darating po na third week po ng ano ng January. I-announce po namin, no, kung gusto po ninyo makasama diyan, okay, mabisita po yung mga batang 'yan, no. Yan po yung grupo po na pumunta doon at bumisita. Okay, at siyempre po yung iba gusto pong sumama, yeah, kaya po invited po kayo. Okay, gusto niyo pong sumama, kayo po ay pwedeng maging bahagi po niyan. Ma-enjoy talaga niyo yung existence natin sa mundong ito. Okay, kasi pag yumakap na po yung mga batang yan sa'yo, eh, hindi mo na kayang tawaran kaagad yung kanilang nais na attention na dapat mong ibigay sa kanila, dahil sila po, okay, ito po yung pinaka-genuine. Ayan, kita po ninyo, genuine po ang kanilang kaluluwa, yung kanilang espiritu. Ito po yung mga batang hindi marunong magkasala. Ito po yung diretso na sa kaharian ng Diyos yung mga ganito. Kita niyo po kung ano po yung kanilang... Pero matatalino po yung mga yan. Ang sarap sila kausap. Kahit pa ulit-ulit yung usapan ninyo, pero makikita mo, ma-enjoy mo yung kanilang presensya. Bago po nagtapos ang taon, yan po ang ginawa ng inyong lingkod. Kaya po, nais po namin kaimbitahan. Kayo po'y malaya na makasama po namin para bisitahin po ang mga batang ito, na maramdaman po nila na may mga tao pang nagmamahal at pwede maglingkod sa kanila. Okay, wala pong pinipiling araw at oras yan. Ho. Kung kayo directly pumunta doon, ay pwede naman. Ho. Pwede naman. Okay, hindi po natin ito ipinakita para ipagmayabang o ipagmalaki. Pinakita po natin ito, baka pwede po ninyong gayahin, tularan o higitan pa. Para po sa ganun, eh, lalo po natin maipadama ang pag-ibig at pagmamahal natin sa mga kabataan ngayon. Na ganyan po yung sitwasyon nila. Ho. Okay, kaya po sa lahat ng ating mga kaibigan, eh, napatuloy po magiging bahagi po nito. Kayo po ay welcome na welcome po kayo dito. Ho. Okay, gayahin ko sina Kabagis Mario Silverio Agasod. Okay. At ang Kabagis Lorna Madera Patalod. Pa-shout out po ang CI Bayanihan Europe at Kilusang Bagong Lipunan Europe, Doc. Opo. Yan. Eh, ang pagbati po ay mula kay Demetrio Bong Ragudo Rafanan. Eh, at maraming salamat po, Kabagis, kay Mario Silverio Agsalot, sabi niya, kay Larga Kabagis. At syempre po, ang piloto ng aking amigo na si Doc Lul, ang may kaba, si Sir Nene Rafi. Napakagwapo, makisig, at higit sa lahat, talented pagdating sa driving. Hindi ka kumabigla sa talented na yan. Mabuhay ka, Kuya Rafi. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Napakahusay na driver yan. Oh, kaya kapag sumakay po kayo at yan po ang piloto, I suggest mag-diaper kayo o mag-catheter kayo. May kaba po yan eh. May kabaitan. Adigit sa lahat. Bahala na kayo mag-isip kung ano pa po yung isa. Siyempre po, kasiyahan po namin na makapaglingkod sa inyong lahat. Gusto lang po namin pamahagi sa inyo.
Ngayon kasiyahan namin na habang kami po ay nag-iikot araw-araw para po makita yung sitwasyon po ng ating mga kababayan, hindi po kayang tumbasan ng kahit anong halaga ng pera. Dahil po makikita po namin ang kasaganahan at kapayapaan, at syempre po nakakatuwa na makita po yung mga bata na kahit hindi kanila kadugo, yayakapin kanila, naku po, at sasabihin sa iyo, I love you. Pagkatapos sasabihin sa iyo, nasaan na magdugo? Okay, gawin po natin na maging makabuluhan ang ating buhay. Habang tayo po'y humihinga, maraming taong nangangailangan sa atin. Kung hindi man natin kayang gawin sa financial, yung makasama lang po tayo para po ma-enjoy natin yung presensya ng mga bata. Malaking bagay na po yun. Kaya po, samahin niyo po kami. Kayo po ay invited sa lahat ng aming gagawin. Oh. Kaya maraming salamat po sa inyo at kabahagi niyo po kami sa bawat sandali na aming ginagawa dahil po ang programa po natin ay nagbibigay po ng pag-asa lalong higit po sa mga taong may mga pinagdadaanan at sila po ay patuloy na hinahanap nila ang kanilang sarili. Kaya kapag kayo ay naliligaw ng inyong landas at naliligaw sa inyong mga daanan, hanapin niyo po si Kuya Rapi. Lalo niya kayong ililigaw. Happy New Year po at sa lahat po ng mga kapatid sa CIA Bayanihan. Mabuhay po tayong lahat. Sabi po ni Trashis Adona. Okay? Sabi ni Trashis Adona, good day po sa inyo, Dog Bong. Good day din sa iyo, Trashis. Okay, dapat laging maging healthy at makapaglingkod. Nako po, dito po sa Bayanihan. Lahat po ng uri ng po pwedeng pagtulungan sa balikatan, tinuturo po dito, kaya po ini-encourage na nila. Be a part of Bayanihan, okay? Dahil ang CIA po ay nakakatulong para sa atin. Okay, at syempre po, pa-shout out daw po si Ma'am Villa de Guzman. Pa-shout out naman Dog Bong na imbag nga Rabiim. Ito po ah, sila Ma'am Villa de Guzman. Ako po, ang dami pong grupo niyan dito sa CIA Bayanihan. Lalo po diyan sa lugar po nila, ano ba yung lugar nila na gustong-gusto kong puntahan, hanggang ngayon hindi ko pa napupuntuhan yung lugar nila. Nakalimutan ko pati kung anong pangalan ng lugar mo. Nasa dulo ng dila ako na yung kagabi. At sa lahat po ng magiging gusto maging bahagi nito, maaari po kayo makipag-ugnayan, nandiyan po, mababasa po ninyo, okay, yung mga number, okay, comments, okay, cellphone number na po pwede po kayo makipag-coordinate dito po sa BBM Media o sa CIA Group para po kayo maging bahagi po ng aming programa na Bayani. Okay, kaisa nyo po kami sa diwa po ng pagkakaisa at layunin na makapaglingkod sa mas nakakarami. Kaya po dun sa lahat na naging bahagi nito, maraming salamat po. Umaapila pa si Sir Rene at sinasabi niya, okay, si Kuya Rafi at sinabi niya, Dog, good evening. Dok naman. Halaya mo. Ikaw ang bidang-bida dito ngayon. At syempre kung hanap po ninyo magaling na spine na alignment practitioner o tinatawag na bone settler o tunok palagutok ka, okay, si Sir Don po ang hanapin ninyo. Legit po yan. Napakahusay po ng tao. Maliban sa siya po ay isang padre di pamilya, yung ganap na halimbawa ang taong yan. Siya po ang pumupuno kay na mga kahinaan ng mga ibang magulang. Kay pag nakita niyo po siya, ang kanyang nais lang ay maipakita niya sa inyo kung paano po din siya nag-handle ng kanyang paano. Because he knows that loving our families is the greater blessing po na achievement na meron. Salud to Doc Sir Don. At syempre po sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy po magiging bahagi po ng ating family relationship and sex. Tuloy-tuloy lang po natin, no? Paglingkuran natin ng ating mga mahal sa buhay. Okay? Nang higit pa. Kasi yung iba minsan mas close sa kaibigan. Wag. Okay. Alam nyo, minsan close lang kayo dahil sa baso. Close lang kayo dahil sa kwentuhan ninyo. Close lang kayo dahil sa bisyo. Pero pag nagkasakit kayo, sila ba gagastos sa inyo? Tanong lang.
Di po ba mas mainam na kapag mas close ka sa family mo? Kaya yan kasi mag-aasikaso sa'yo pag may karamdaman ka na. Yan din na magsusumikap ng mga gahanagilap na pambili mo ng gamot pag may sakit ka na. Kaya kinakailangan po, huwag nating iset aside yung ating mga pamilya, yung ating mga mahal sa buhay, kasi sila din po yung magmamalasakit sa atin. Yan din po ang magbibigay ng sigla sa atin. Kaya kinakailangan, gawin po natin nararapat para po sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. Oo, totoo. Minsan, mayroong tinatawag na pagkukulang. May mga tinatawag na kakapusin. Pero yan po'y bahagi ng buhay ng tao. Wala pong dumanas sa buhay na to na hindi naghirap. Kahit po yung mayayaman, nahihirapan din po sila kung paano nauubusin yung pera nila. Yun ang kaibahan sa mahirap. Okay. Iniisip ko paano uubusin yung wala. Kaya kinakailangan po natin ngayon, mapagsumikap at gawin po natin na mas masaya. Kahit ano man po ang hirap ng buhay, kapag sama-sama at tulong-tulong, nandiyan po ang kasiyahan. Lagi po natin ipagkatiwala sa Diyos ang bawat pagkakataon na tayo po'y nabubuhay sa mundo ito. Dahil po ang dami ng pera, ang dami ng kayamanan ay hindi po nagdudulot ng kasiyahan at kaligtasan sa isang tao. Salamat, Dogbong. Happy New Year po, and may God bless you always and more power to Bayanihan Broadcast Media. Maraming salamat, Sir Dogbong. Ito po, mga hanapin po ninyo, mga tunay na practitioner na may malasakit para gumaling kayo kagad. Eh, ito mga practitioner na to, ayaw nilang pabalik-balik para gamutin. Ganun din po yung lingkod. Okay? Kapag naggamot, kinakailangan, hindi patagalan, kinakailangan pabilisan para sa ganun makapaghanap buhay na mas mabilis ang mga tabi na pwede. Kaya maraming salamat sa inyo at pagsama nyo sa amin sa ating programang Family Relationship and Sex. Siyempre po, ang nais lang namin ay mag-iwan sa inyo ng isang masayang gabi para po kayo ay patuloy po na magkaroon ng inspiration at motivated po kayo sa bawat sandali na kayo po ay nagsusumikap para po maghanap buhay para sa pangangailangan ng inyong mga mahal sa buhay. Lagi niyo po tandaan, kay bawal po ang judgmental. Ipaubaya po natin sa Diyos ang paghusga. Huwag po nating husgahan kahit sino dahil wala po tayong karapatan. Okay, ang paghusga po ay nasa Diyos. Kaya po kinakailangan maging mabuti pa rin tayo sa lahat ng mga taong may mga pagkakamali at pagkukulang sa atin. At syempre po si Wensie. Okay, good evening, Dog. Good evening din, Wensie. Mabuhay po kayo. At binabati ko na rin po ang lahat pa ng mga susunod pang manunood. Eh, na habang kayo nanonood dito, binabati ko na po kayo. Mabuhay po kayong lahat at nawa po itong bagong taon na to ay magbibigay po ito ng katiyakan para po tayo naman ay magkaroon ng kapayapaan at kasaganahan. Okay, kaya po kinakailangan natin, ha, sikapin natin na magkaroon ng tinatawag nating pagkakawanggawa, pagkalinga at patuloy po na maging biyaya sa mas nakakaraan. Kaya po dun sa lahat ng nais pong magiging bahagi po ng ating ginagawang pagkalinga, mga wellness mission at tinatawag nating pagtulong sa ating mga kababayan, kayo po ay invited. Ho? Nagawin po ito on your own or we can do it as a team or as a group para po sa ganon, para ipadama lang po yung pagmamahal natin sa ating mga kababata. Mga kababayan po natin, na patuloy pong umaasa na sila po ay magkaroon ng katiyakan sa buhay habang sila naman po ay nagkakaroon ng pangangamba kung paano po sila makasurvive. O, kinakailangan po natin, tulungan natin, ha? Tulungan po natin. Huwag po natin na masyadong magiging critical sa mga taong naghihirap. Tulungan po natin sila makabangon at patuloy po nilang akuin ang kanilang responsibilidad sa sarili. At syempre po, good evening, Dogbong, sabi po ni Nerissa Arquiza. At syempre po, maraming salamat, Ma'am Nerissa Arquiza. At Happy New Year, Dogbong, and God bless always, sabi po ni Ma'am Marina kay Borromeo. Okay, Ma'am Marina, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Okay, sa lahat po ng kabutihan na ginagawa nyo, pagpalain po kayo ng ating pong may kapal. No? Kaya po dapat, imbes na isumpa natin yung ibang tao, bigyan po natin sila ng blessing. Para po sa paraan na ginagawa natin, malay po natin, tayo po tutulong para magbagong buhay sila. Kaya po isipin natin kung sinong pinakamasamang tao. Kung bibigyan mo ng pagkakataon yan na magsisi at tanggapin at akuin si Jesus Kristo at ipamuhay niya ang bawat ebanghelyo na kanyang nalalaman,
magkakaroon po yan ng tinatawag na pagbabago. Pero pag hinusgahan mo na at ginipit mo pa, huwag ka nang umasa. Baka ikaw pa ang magiging biktima. Kaya kinakailangan lagi nating isipin, kagalakan ang dapat po natin ipamahagi. Respeto at pagmamahal ang dapat nating igawan. At patuloy po tayo mamuhay na maging halimbawa sa mas nakakarami. At siyempre po, maraming salamat kay Sir Philip Naraga, ang aking pinsan dyan po sa Tumawini, Isabela. Mabuhay ka, insan, at patuloy kapagpalain ng ating pong may kapal. At siyempre po, ang nais namin sa inyo ay parating ang kagalakan na tayo po'y dapat patuloy na maging madasalin. Lalo po sa mga kaganapan ngayon, sa ating lipunan, maging sa ating mundo, nakita niyo po yung nangyari sa Japan. Sino po mag-aakala na bagong taon? Hindi po ba? Nagkaroon po ng lindol? Pagkatapos nagkaroon ng sunog? Pagkatapos nagkaroon pa ng banggaan ng mga aeroplano? Can you imagine that? So, kaya po kinakailangan tayo po mismo, lalong higit sa ating ngayon, sa panahon natin, ay kinakailangan lagi tayo maging madasalin at patuloy po na magiging mapagkatalima sa kautusan ng Diyos. At syempre po, mabuhay ang CI Bayanihan, sabi po ni Demetrio Bong Rafanan. At syempre, si Ma'am Nancy Ting ay nagpaabot na ng kanyang love. At sa lahat po sa inyo, maraming salamat po. At syempre, sa pagpapaalam ng inyong lingkod na si Doc Bong, kay is a wonderful privilege na tayo po muli magkakasama-sama sa isang layunin na ipamahagi ang ating pagbati at pagmamahal sa lahat ng mga naging bahagi ng ating programa sa gabi ito. Kaya po, samahan niyo po kami na may palagana pa po natin yung ginagawa po natin pediatric alignment para sa mga bata. Kanilang gulugot ay mapaghandaan natin. Yan po yung mapapanood nyo dun sa Wellness Pilipinas. Sa timeline ni Doc Bong yan. Be a part of this and we know that we can be a great blessing to many. Again, salamat po sa inyo at mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Nawa po kay kayong lahat ay bigyan pa po ng Diyos ng kalakasan para po kayo ay patuloy po na makapaglingkod kaysa mas nakakarami. At syempre po, maraming salamat kay Mama Rosario Gabadbat. Good evening, Doc Bong, and happy trekkings. O nga pala, happy trekkings na pala. Okay, maraming salamat po sa inyo. Kaya po ngayon, dahil po nalalapit na ang ating oras sa ating programa, maraming salamat po at pagpalain po nawa tayong lahat sa ating hangarin na makapaglingkod sa bawat isa. At syempre po, pasasalamat natin kay Pastor Sam sa patuloy po niyang pagiging isang haligi ng tahanan. Ang kanyang ginagawa po sa paglilingkod, pag-uwi sa Pilipinas, iniikot niya lahat ng mga taong gustong magkaroon ng blessing. Okay, thank you sa napakaganda mong halimbawa, Pastor Sam. Ho, pa-shout out po daw kay Carl, sabi ni Mario Algasud, sabi niya dito. Siyempre po, kay happy day, Doc, and more power, mabuhay po ang BBM and CIA, sabi po ni Ninyo Honora. Okay, mabuhay po kayo lahat. I-follow po ninyo yung BBM Media. I-follow na rin po ninyo yung Doc Bong account. Ha? Doc Bong account po. I-follow ninyo na rin po yung Wellness Pilipinas. Ha? Dahil yan po yung ginagamit natin sa pag-iikot para po makapaglingkod sa ating mga kababayan. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at nawa po kayo igabayan ng ating pong may kapal. Lagi nating isa-isip at isa-puso, ang paglilingkod ay bunga po ng pagmamahal at diwa ng pagkakaisa. Ito po ang inyong lingkod, si Doc Bong, nagpapasalamat, nagsasabi, I love you. Goodbye for now. See you tomorrow. Bye-bye! Ito ang BBM, Bayanihan Broadcast Media.